Nagpunta lang ako dito para kumustahin yung second therapy sana ni Baby Asileia. Ah, wala po. Hindi po kami, hindi po na therapy si Baby. Kalingap, muli natin binisita si Baby Asileia. At alamin kung anong nangyari sa kanyang second therapy. Ngunit tayo nabigla sa pangyayaring ito. Once again mga kalingap, ngayong araw ay balikan natin si Baby Asileia. Kumustahin yung therapy niya, yung pangalawang therapy niya mga kalingap. At may nabalitaan tayo nga dun sa ama ni Baby Asileia. Ayan, puntahan natin sila ngayon. Kung tuloy ba yung therapy ng bata mga kalingap. Ayan, medyo maganda yung panahon ngayon. Hindi siya mainit, hindi umuulan. At gusto ko lang naman po magpasalamat din sa mga naging sponsor po nila. Gaya ni Ninang Adelizon, Mom Gundang, at kay Sir Oscar ng Monterey, California. Ayan. Sa mga tumulong po. So yun mga kalingap, wala pala si Ate Clarice ngayon, yung nanay Baby Asileia. Naglalako daw ng putong bigas at dito yung si Baby Asileia iniwan sa kapitbahay. Ayan, may aso nga lang. Ano to, nangangagat? Shhh! Sa baba! Di nakatali yata ay. Ah, okay. Kayo yung nag-aalaga kay Baby Asileia? Pinapabantay. Hello, Baby Asileia! San si Mama? San si Mama? Pwedeng tumuloy? Sige na po. Hello, Baby Asileia! San si Mama? San si Mama po? Naglalako? Naglalako po? Matagal natin na umalis? Anong oras? Mga ilang oras po? Isang oras. Okay. Sila yung nagbabantay kay Baby Asileia yung mga kalingap po. Okay ka lang po? Okay ka lang po? Bait-bait naman ng baby na yan. Bait-bait naman. Hanapin ko si mama mo Oo. Kumusta ka na? Appear na tayo. Appear. Dali. Appear. Apir! Galing na one! Sige, hanapin ko sa mama mo, ha? Okay. Nandito lang pala si Clarice. Naganap kami. Saan ka galing? Kanina pa po akong 4:30 po nakauwi. Nag-ano lang po muna ako, nag-atlindi po muna ako, tapos nagligo po. At mapunta nga po sana kami ngayon sa bayan, dadahin po si, bisita po kami kailang mama, madayo din po ako ng laba. maglalaba ka doon? Opo. Doon tayo sa inyo, kung si Baby Asileia. Ayun, no, sinasigawan ka na. Nakabag na nga yung labahan ko. Iyan nakangiti si Baby Asileia. Grabe, may tubig-tubig talaga dito, hindi nawawalan. Nataim po kaya sa umaga. Okay. Baby Asileia, tinatagoan tayo ni mama mo? Nag-aarte po ito ay pag nalalaman nandito na po ako. Alam niyang nandito ka Opo, pag maghapon po dito, pag maghapon po na nagagawa po ako ng puto. Oo. Hindi po siya nag-iiyak, tahimik lang po, pero po bumabawi po siya kapag alam niya po wala na akong gawa. Mm-mm. Nag-iinarte na sa iyo. Opo. Kumusta naman kayo, Laris? Maayos man po. Yeah. Balita ko, naglako ka ngayong araw, kaya hinahanap kita dyan sa Andito po ako, nagmunta po ako doon, nakarating po ako doon hanggang po sa may selfie. Oo.
nakapagpasok po ako doon sa looban po noon. Buti pinayagan kayo doon. Hindi po, doon lang po sa may... Sa unahan po kasi ng bahay na yun, meron pa po mga bahay-bahay pa po doon. Kaya yung struggle po, gada punta ko dito ay. Grabe ang daming tulay. Ay, Diyos ko po. Ganito talaga ang buhay. Charity vlogger, mga kalingap. Kahit sa ang sulok-sulok. Eh, napupuntaan namin. Grabe. Ano, Ate Clarice? Kumusta? Hi. Nakapaglako ka ngayon araw? Opo. Oo. Naisampay ko nga po agad yung katsa. Ah, okay. Oo. Wala naman pong natira na inubos po dun sa may ano po. Mm-hmm. Nakailang piraso ka din ngayong araw nagawa sa putong bigas mo? 100 piraso po. 100 piraso? Nalako mo lahat yun? Opo. Magkano naman tubo mo ngayong araw? Kung gusto lang namin malaman para ano, malay mo yung mga ibang tambay dyan, istambay dyan, gusto na nilang kumita ng ano, paglalako ng putong bigas, di ba? Magkano naman kinikita mo pag ganun 100 pieces? Ano po, 350 po mahigit po. Ay, no, pag lahat po nabibenta po ng 320, yun po 350 po talaga. 350? Mm-hmm. Na ano lang po, nasobra lang po kapag po yung nabili po ng mga 7. Mm-hmm. Yung iba naman po, di kinukuhaan sa kulit. Ay, ganun? Opo. Parang tulong na nila sa'yo, ano? Opo. Galing naman. Tapos dito ka ulit nagluto sa pugon na ito? Mm-hmm. Ay, oo, may baga-baga pa nga. Ano yun yung process ng pagluluto mo? Maghapon ba yung nalutuhin mo o ilang oras din na magluluto ano ka? Ano po, pag nagsimula ka po ng alas 12 po, matatapos po ng mga alas 2. Mga dalawang oras po. Dalawang sa, oras? Ano po kasi 30 minutes po nakakaluto po ng 30. Mm-hmm. 30 po peraso. Pero po pag mahina po ang apoy, mga 20 lang po. Eh gano'n? Ano nakadepende ba sa uling na binibili nyo? Kung opo, mabaga ba o hindi? Opo. May ganun kapag pala po yun. Hindi po, hindi naghahanap na lang po ako talag po. Nag-ano po ako ng bao. Para po ma... Yung bao ng niyog? Opo. Nakarating pa kami doon sa school. Kala ko nandun ka. Hindi po. Nanggaling na po ako doon. Ano po, may meeting po doon yung sa mga porpis po. Ah, okay. Nag-ano po ng FDS ay madami pong nagbili. Ah, okay. Benta ka pala doon ng putong bigas din sa mga nag-meeting. Opo. Oo. Nagpunta lang ako dito para kumustahin yung second therapy sana ni Baby Asileya. Wala po. Hindi po kami, hindi po na-therapy si Baby. Gawa raw po ng, sa tingin daw po nila may pobya raw po. Dapat daw po siguro ay ipatingnan ko po muna po sa psychiatrist raw po. Pa hindi naman daw po sa asin daw po baliw, para lang daw po na iba raw po kasi yung paninigas po ng katawan niya kapag natatakot po siya. Sa tingin rin daw po nila may phobia. May phobia si opo. Baby Asileya, sabi nung therapist niya. Opo. Anong ginawa niya nung pumunta ka doon? Wala po. Trinay po nila po nung pinapasok po kami. Ando na po kami po alas 10. Tapos po may mga naka-schedule po na nagte-therapy po. Mm-hmm. Nakipila, nakihintay lang po kami nakipila. Mm-hmm. Ay naka-ano po kami, alauna. Anong oras kayo nakapila ano doon? Alas 10 po. Alas 10 tapos na, alauna ka na na-assist? Opo. Tapos yun yung sinabi sa iyo? Opo. Inanuhan po nila, parang sinisimulan pong pahidan po nung ointment po. Mm-hmm. Tapos po, yun nga po, hindi po nila maano, hindi raw po nila pwedeng pilit. Pagsapalaran po yung ano, kasi baka raw po delikado raw po kapag naninigas po siya ng ganun. Uh-huh. Tapos pipilitin na po ano, i-therapy. Okay. Kaya po pinalabas po kami, sabi po niya, pakalmahin po nung muna namin. Mm-hmm. Tapos po, di naglabas po ako. Tapos maya-maya po,
mga 5 minutes po, lumabas po yung therapy. Yung assistant po. Uh-huh. Sinabihan po ako na hindi daw po muna may hilot si baby. Pwede naman daw po kami bumalik doon, pero mas maganda raw po sigurong muna nga na matingnan raw po siya para mabigyan raw po ng gamot po sa yung para po maano niya po yung sa takot niya. Sa nervyos niya. Opo. May nervyos kasi siya eh. Pag may nakikitang ibang tao, di ba? Nanginginig na. Ano po, kasi dati po naninigas lang po talaga ito. Pero yung nangingilig po, hindi po. Nagsimula po yun nung sa ospital po. Na ano po siya, pag natutulog po siya, kahit po alas 2 o alas 4 po, kasi pumupunta po nung pumapasok po para po sa tinuturok po. Ano po, pag kahit po tulog siya, basta po may narinig po siya na nagsalita po na nurse po na nagtatawag ng apelyido. Pag pagtawag po ng Biligas, doon na po siya naninigas po siyang maigi na nakikilig po yung katawan niya. Mm-hmm. Tapos sinasabihan niya po na uwi na raw po kami, uwi na. Mm-hmm. Ang gawin doon natin, Ate Clarice, ano tayo ulit sa neurology? Pupunta tayo ulit doon, magpa-advise tayo kung anong dapat gawin kasi yun nga pala yung ano ng therapy niya na may nervyos pala si baby Aselia kung anong dapat gawin. Ano? Oo. Para ano. Kailan kaya tayo pwede? Next week? Ano po? Di ba po naka-schedule po siya tuwing 28 po? Oo. Naka-schedule siya. Kaso nga lang yun nga. Kailangan muna natin ikonsulta dun sa doktor. Kung anong dapat gawin doon sa ano niya pag nginginig ni baby Aselia at para ano matuloy yung therapy niya. Grabe yung niningita niya ako. Kilala mo na ako, baby? Ha? Ate Alma? Kilala mo na po ako? Oo. Cute naman ang baby namin. Ha? Next week ano? By ano, Martes, ganun. Kasi Monday ay iba yung naka-schedule ng Monday. Oo. Sana maintindihan nyo, Clarice, at sige po, ayos lang po. Alam nyo naman na madami apa kaming ano. Oo. Kaya by Martes na lang. Apa. Samahan kita. Sige po. Oo, para matuloy na yung ano mo, yung second therapy ni baby Aselia. At kung maaari, magpaano na lang tayo sa ibang therapist para ano. Hindi po. Uh-uh. Hindi ko nga lang po alam kasi po yung tita ko po, yung anak po niya, nag-aano rin po yun ng therapy. Uh-uh. Yung nagsiservice po yun. Hindi ko lang po alam. Sabi ko kung po matanong ko po muna kay tita Joy. Sige, tanungin mo muna para kung home service, edi pwede naman dun. Opo, kasi nag-home service po siya dito po sa Kabibero. Baka po pwede pong makausap po. Oo. Kung may nag-home service na alam kayo na ano, pero kailangan na ipa-check up muna natin si baby Aselia, ano? Apo. Para malaman natin kung paano mapakalma yung ganun. Kaso nga lang, sabi ng mister mo na kakalma daw yan kung kausapin mo lang. Kasi yung mga yun, mga bago naman yung mga yun na makita nyo, hindi niya naman kilala kaya opo, siguro talaga nanginginig. Ganun siya? Natatakot po siya. Tapos po, kasi siguro po, banasin po kasi siya. Di ba po, maano po siya na pag binabanas po, nagpapagang salita po ng init. Mm-hmm. Yung oil po na ointment po na pinahid sa kanya, nadikit po yun. Mm-hmm. Sobra po nga, naramdam ko po sa, parang naramdaman ko po sa buto ko na init po talaga niya. Mm-hmm. Eh, hinaplas po kasi yung buong likod niya po, tapos po pa nag-iiyak na po siya kasi ang inaano niya po init. Siyempre po therapy po, hindi po siya raw po pwede pong itapat po sa electric fan. Mm. Ayan, kaya napadala ko ngayon at gusto ko lang alamin kung ano talaga nangyari. Ayun, yung sagot ni Ate Clarice, mga kalingap, hindi na therapy, hindi na tuloy dahil sa nangyari kay baby Aselia na paninigas. At hindi din pwedeng pilitin at baka mabalian, 'di ba? Apo. Oo, 'yun yung reason ng therapist kasi ano,
Sobrang tigas niya noon. Opo, ano na, yun? Tigas po talaga siya. Pinainom mo ba siya ng gamot niya bago pumunta doon? Opo, pagdating po namin doon po, alas 10 po, yung ano po, yung omno po niya, meron po siyang katabi po na kainan. Mm-hmm. Kumain po na muna kami doon. Oo. Tapos pinag-inom po siya ng gamot. Nung sa labas po, okay pa po siya, kalma pa po siya. Tapos kinakausap pa po niya yung matanda po doon na naka-schedule din po magpa-therapy. Nagpangiti-ngiti pa po siya doon. Kontento pa lang po siya. Tapos yun na nga po nung papasukit kami sa loob. Doon na po siya nagsimulang manigas po. Maganda kung may kakilala kayong mag-home service at pa-home service na lang para hindi siya bugbog din sa travel, kasi yung papunta pa lang doon 3 hours, 'di ba? Yung sasakay ka ng van o doon sa service namin. Tapos pag-uwi, 3 hours, bali 6 hours maghapon yung magagamit para sa therapy niya. Kaya mas maigi, may every week na pumunta dito mag-therapy sa kanya, no? Opo. Oo, kasapin natin yun, yung sinasabi niyo. No? Okay. Anuhin ko po, chat ko po kay tita po kung nag-aano pa po sa kanila. Kasi po yung anak po nila, bali isang taon na po nila ngayon tinapa-therapy. Oh, okay, mas maganda yun para Sige, Laris. Bukas pwede kong malaman yung niya. Kung sige po, masimulan natin. Pero by Martes, ipunta natin si Baby si Leia dun sa neurology doctor, no? Aba. Medyo nabubulol ako sa neurology. Neurologist. Oo. Baby si Leia, Ay. Bukas pupunta ako ulit dito, dala ako gatas, ah. Gusto mong gatas? Ay, oo. Gusto mo cake? Cake. Kuha ko cake bukas, Tawin kamay ng mga kalingap, oh. Mga kapit sa akin. Bukas ko ako ng cake para sa iyo, no? Gusto nga po ako. Anong kulay gusto mo? Anong kulay? Pink? Pink! Oo. Bakit bulong na lang siya ngayon? May araw po na pabulong-bulong po siya. Tapos po, meron naman po na pag nilalakas niya po, para po siyang depende po sa gusto niya pong boses po. Ay, ganun. Lakas mo, baby. Gusto mo? Lakas. Okay. Sige na po, Ate Clarice. Salamat, ah. At naiano mo pala si baby Aselia. At naalagaan mo din, hindi siya masyadong ngayon, nanginginig, Sanay na, Nasanay ka na? Ganda ng ngiti niya ngayon, Natutuwa ko sa ngiti niya ngayon. Oh, picture tayo, Bebe Celia, dali, ngiti. Dito. Ngiti, dito. Ayan. Sige na, babay na. Bukas dalan kita ng gatas. Merienda. Oo. Ayan mga kalingap. At inalam natin kung resulta sana ng second check-up. Kaso nga lang, yun nga po yung nangyari. Hindi po natuloy yung therapy ni Baby Aselia. At nagkaroon po ng aberya. Kagagawan po nung nanginginig nga daw po siya. At hindi po yun pwedeng ipagsapalaran kasi pwedeng maano po siya, mabalian. Ayan. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Sana support nyo po yung ating YouTube channel. Ipagpatuloy nyo po yung panonood nyo sa aming mga video. Lalo sa family ni Baby Aselia at kay Baby Aselia. Para matulong pa tayo sa kanila. At maraming salamat po sa mga naging sponsor nila ulit. At ayun. Support nyo po, Commander ni Marcos, Marcos TV Channel, Kuya Val na ating ama sa paglingap. Ayan. God bless. Kalingap.